What's up mga tol, mga brad? Welcome sa video na to. Ang pag-uusapan naman natin ngayon is si Estes. Ito yung pinaka-paborito kong hero na support. Kasi malakas itong mag-sustain sa team fight. Makikita nyo mamaya kung bakit ko nasabing malupit na support hero itong si Estes. Papakita ko din sa inyo yung build, emblem, spell na ginamit ko sa laro. Na tingin ko is effective. Lalong-lalo na sa lower tier or lower ranks ng Mobile Legends. Ipapakita ko din sa inyo yung mga discard kong ginawa habang naglalaro. Yung timing ng paggamit ng skill, yung pag-rotate ko sa mapa, at kung paano ko nire-remind yung mga kakampi ko sa mga objectives na nidilang ko rin. But bago tayo pumunta doon, alam nyo na mga tol, mga brad, intro muna tayo. So sana hindi siya late ngayon. Intro! Pasok! Boss, intro! Boss, intro, huw! Pasok! Ayos ah. On time si intro ngayon. Hindi daw siya late. Medyo humaba lang daw yung opening clip ko. Joke lang. Anyway, si Estes, gaya ng sabi ko nung simula is, isa sa mga pinaka-paborito kong hero. Kasi malakas itong makasustain sa mga team fights dahil sa mga skills niya na panay-heal. At kapag na-master mo ang paggamit nito, talaga namang mas mamahalin ka ng mga kakampi mo, higit pa sa pagmamahal ng mama mo sa'yo. Joke lang. Corny. Okay, punta tayo sa skills niya. Yung passive ni Estes ay nag-charge ng energy na nai-stack hanggang 100. Kapag na-stack yan ng 100 at nag-basic attack ka, may magic damage siyang additional na nag-i-splash damage sa magkakatabing minions or mga hero na kalaban nyo. At nai-slow din sila ng 60%. Ang first skill naman ni Estes ay heal. Kapag ginamit mo to sa mga kakampi mo, tumatagal to ng 3 seconds. But sa isang kakampi lang siya pwedeng ma-link. Pero dapat hindi maputol yung link ng skill. At kapag naka-link yung first skill sa kakampi mo, yung passive naman ni Estes, bumibilis yung pag-stack. At lumalakas or nag-i-improve din yung attack niya. Ngayon, yung second skill naman ni Estes, nagbabagsak siya ng malaking bilog na may magic damage at ini-slow din niya yung mga kalaban. Tapos ngayon, yung ulti naman ni Estes, ito naman yung enhanced version ng first skill niya. Mas tumatagal ng 8 seconds yung pag-heal. At ang kaibahan lang doon sa first skill, lahat ng kakampi mo ay pwede mo nang ma-heal. Ngayon, punta tayo sa spells, mga tol. Ang ginagamit ko laging spells kay Estes is Revitalize. Minsan, gumagamit din ako ng Flicker or Purify, depende sa kalaban. But mas recommended kung yung Revitalize na spell kay Estes. Para kapag nasa cooldown state yung mga heal skills mo, first skill at ulti, pwede mong gamitin pang sustain ng heal yung Revitalize. Okay, punta naman tayo sa emblem. Support emblem or tank emblem ang pwede mong gamitin kay Estes. Pero mas recommended ko yung support emblem na may agility para sa movement speed, gift para sa 10% additional healing effect na talagang kailangan ni Estes, at focusing mark para sa additional damage ng mga kakampi mo. Pero pwede mo din gamitin yung pull yourself together para sa reduce ng 15% ng cooldown ng spell at resurrecting time mo. Depende yan sa sitwasyon. But mas ginagamit ko yung focusing mark. Ito naman yung build na ginagamit ko kay Estes, like nakita nyo a few seconds ago. Courage Mask, Demon Shoes, Fleeting Time, Twilight Armor, or Dominance Eyes, Athena Shield, at Immortality. Ang pinaka-importanting items na dapat mabuo mo kay Estes ay Demon Shoes at Fleeting Time. Demon Shoes para sa mana regeneration at Fleeting Time para sa cooldown ng ulti kada assist or magagawa mong kill sa kalaban. So ngayon nakikita nyo, sa simula, bumibili agad ako ng Wooden Mask. Tapos sumasama ako sa carry or core ng team namin. Ang setup ng rotation na tingin ko mas magandang gawin kay Estes is 1-3-1. Mas magandang i-funnel up or mag-hyper carry kasama ang tank. Pwede kasi kayong mag-invade agad gawa ng heal ni Estes, tsaka yung malaking bilog na second skill niya na nakakapag-slow sa kalaban.
para maging successful yung pag-invade nyo. Ang ginagawa ko usually, kapag level 4 na yung carry, at yung nasa mid lane namin ay medyo nahuhuli sa level at gold, lumilipat ako ng lane at sinasamahan ko yung nasa mid. Then mag-rotate lang ako sa mid at bot. But then again, depende pa rin yan sa trip na magiging kakampi mo. Gusto nila ng 1-2-2, ayos lang din, kagaya na nangyari dito sa gameplay na to. Sumama ako kay Selena sa mid, Granger Kufra sa bot, at Sylvana sa top. Kapag si Estes ang gamit ko sa laro, medyo aggressive ako sa simula. Sino-zone ko yung mga kalaban para makuha ng kalain ko yung mga minions or jungle monster ng mabilis. Hindi ko rin masyadong ina-attack yung minions kasi mas maganda if sa carry mo ibibigay yung XP at gold. But still situational pa rin. Kapag nasa mid ako, gaya ng nakita nyo few seconds ago, ako yung kumuha ng minions sa mid kasi si Selena kinukuha yung buff namin. But mapapansin nyo na mas una kong ina-attack si Changi para umatras siya ng bahagya. Mapapansin nyo din na hindi ko ginagamit yung first skill para i-heal yung sarili ko. Nire-reserve ako yung first skill para sa mga kakampi ko at yung regen ang ginagamit kong pang-heal sa sarili. Kasi early game, importante yung masustain mo lang din yung mga kakampi mo sa mga biglaang gank or sa mga clash na pwedeng mangyari sa first 2 minutes ng laro. At lagi nyong tandaan, kapag SS kayo, di bali kayo na ang mapatay or mamatay kaysa sa carry nyo. Mas magandang magtuloy-tuloy ang farm ng carry nyo para mas ma-secure nyo yung panalo nyo hanggang sa dulo. Sa scene na to, makikita nyo namatay si Granger at Kufra sa bot. At pupunta kami ni Selena para iganti sila. Makikita nyo yung distansya ko kay Selena habang papunta sa pinangyarihan ng sakuna. Ganyan ang ginagawa kong distansya para meron pa akong room for escape if ever akong target ng kalaban. At makikita nyo, naipit ako dyan sa may wall habang patakas na kami ni Selena. Pero nakita ko si Sylvana pababa, kaya ginamit ko agad yung revitalize at ulti. Kasi nakita ko naman si Changi nag-ulti. Pero yung si Atlas at si Helpert, alam ko wala na silang ulti kasi ginamit na yung Kiku para at Granger. Kaya kita mo si Helpert nanood na lang. At sakto, nabuo yung courage mask, kaya nahabol namin ni Selena si Changi at na-killsteal ko siya. Hindi, biro lang. So sa partida to makita nyo, ginamit ko yung second skill ni Estes. Ginagamit ko yun pang zone or pang pigil sa mga kalaban kung saan kami papunta kapag nakikita ko sila sa mapa. Kasi meron ngang slow yan. So kita nyo ulit yung ginagawa ko kay Atlas. Sino-zone ko lang talaga siya ng sino-zone. Para si Selena at si Sylvana magawa yung mga gusto nila. So ayan, nakita nyo yung ginagawa namin sa clash. Tuloy-tuloy lang. Kita nyo kung gaano kagaling at kaganda yung pang-sustain ni Estes, lalo na yung mga heal niya. So tamang timing lang ang paggamit ng mga skills niya at talagang siguradong mananalo kayo sa mga clash. Kagaya ng nakita nyo ngayon. Pero bagong lahat, shoutout muna sa 535 subscribers. Welcome sa channel natin. Salamat sa pagsuporta at sa mga tamang views lang, please click nyo na yung subscribe button at bell button para updated kayo sa mga upcoming videos ko. Okay guys, mga tol, tuloy na natin to. Sa parte naman na to, makikita nyo na may mangyayaring clutch. Pero hindi ko ginamit man lang yung ulti or revitalize. Kasi kita ko naman na kami yung mananalo sa clutch. Dapat tatansyuhin nyo kung kailan kayo gagamit ng ulti at revitalize para ma-maximize yung mabuti. So bago kayo dumating doon sa clash, advance na ang pag-iisip mo. Si Changi at Helpert, Matic, wala na silang ulti kasi ginamit nila yung kay Kufra bago pa kami dumating doon sa clash. At hinahabol na lang nila si Granger para patayin siya. So binagsak ko na lang agad yung second skill nung nakita kong tatlong kalaban halos yung magkakadikit. So kahit mag-ulti nga si Atlas na which nakita nyo, at kahit mahuli niya yung mga kampi ko, eh nasa slow state pa rin sila gawa ng second skill ni Estes. So ganun lang mga tol, mga brad, yung tamang decision making sa paggamit ng skill ni Estes. Talagang kailangan yung tansyahin kung kailan nyo siya gagamitin. So importante din na nakatingin kayo sa mapa
na lagi kong sinasabi sa bawat video ko. Kasi as a support, kailangan alam niyo yung mga nangyayari sa bawat sulok ng map kung nasa yung mga kakampi niyo. Para talagang ma-maximize at ma-utilize yung mabuti yung mga skills ng mga support heroes na ginagamit nyo. Lalong-lalo na dito kay SS. Talagang kapag na-master mo siyang gamitin, talagang hindi na kayo uuwi ng base para mag-regen ng HP. Sa part naman na to, makikita nyo na a-attackin namin yung turtle. So ang ginawa ko na lang, nag-zone na lang ako dito sa bush na to. Tinitingnan ko kung sino yung mga kalaban na parating. At niready ko lang din yung second skill ko. So kapag Estes ang gamit mo, ganun lang dapat ang gagawin mo. Ikaw na magbigay ng vision para sa mga kakampi mo. Para alam nila kung kailan sila magre-reset or kailan nila i-atras yung pag-attack nila sa objective, sa turtle or sa lordman. Ganun lang mga tol, mga brad, ang tamang paggamit ni Estes. Bigay ka ng vision, bigay mo yung mga XP at gold sa simula sa mga kakampi mo para mag-snowball yung core nyo. Tapos, tamang guide lang sa kanila sa objectives. Spam nyo lang lagi yung ano, yung signal sa map. Tapos, yung skills at revitalize, first skill at ulti ni Estes. Tansyahin nyo na lang kung kailan nyo siya kailangan gamitin. Kung hindi nyo naman talaga siya necessary kailangan gamitin sa kakampi nyo, huwag nyo gamitin para ma-utilize or ma-maximize nyo ng mabuti yung mga skills ni Estes para ma-secure yung panalo nyo. Diba? At yung passive ni Estes na nag-i-stack ng 100, much better yung basic attack gamitin nyo sa mga turret or towers, kasi mas malaki yung damage na magagawa nyo kapag doon nyo yung ginamit. Pero again, situational pa rin yun. So kung hindi kayang ano, makapaghintay, i-attack doon sa mga tore, edi i-attack nyo lang sa hero or kung saan nyo kailangan. Pero as much as possible, mas maganda siyang ano, ina-attack doon sa mga tore, kasi mas malakas yung damage na nagagawa nung passive na stack ni Estes. At kapag SS ang gamit nyo, gamitin nyo rin yung ano, yung signal na ult is ready, ult is not ready, or skills is in cooldown. Para at least alam na mga kakampi nyo na wala kang ulti or wala kang skill na available, para hindi sila agad-agad pumapasok sa mga clash. Para hindi sila mamatay. Kasi kapag nag-clash kayo at wala kang skills or wala yung ulti mo, wala ka ding revitalize, at namatay yung mga kakampi mo, yari ka, sisisihin ka ng mga yan. Nasaan ka na, Estes? Bakit hindi ka nag-heal? So, spam nyo lang yung signal na yon para at least aware sila na wala kang ulti or ready na yung ulti mo. Para makakadiscarte din sila ng ayos. So, probably hanggang dito na lang mga tol, mga brad, tong video na to. Salamat sa panonood. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na kayo. Road to 1,000 subscribers mga tol, mga brad. Maraming salamat. Nasa 530 plus na ako ngayon. Talagang napakasaya ako at meron pa rin sumusuporta. So sana magtuloy-tuloy. Maraming salamat. Again, i-hit nyo na lang yung subscribe button. At kung gusto mo maging updated sa upcoming videos ko, i-hit mo na rin yung bell button. At sa description box, nandun yung link ng Facebook page ko. Pakidamay na rin ng follow and like. Tapos guys, huwag nyo kalimutan i-like and share tong video na to para mas lalong bumilis yung ano, paglaki natin. So again, maraming salamat sa inyo at see you sa next kong video.